Buksan po natin ang ating Biblia. Actually, ay dalawa po yung aking verse na babasahin kasi po ay ito ay related. 1 King verse chapter 17, pakiplas nga lang po verse 12. 1 King 17 verse 12, but she said, I swear by the Lord your God that I don't have a single piece of bread in the house. And I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug. I was just gathering a few sticks to cook this last meal and then my son and I will die. And then mag-proceed po tayo dun sa second verse. 2 King chapter 4. Basahin na lang natin yung verse 2. Actually, doon tayo iikot, no? Verse 1 to 7. 4, verse 2 po na 2 Kings. What can I do to help you? Sabi po ni Elisha. Elisha asked, tell me, what do you have in the house? Nothing at all, except a flask of olive oil, she replied. May nanotice po kayo doon sa magkahawig na sitwasyon ng dalawang balo. Doon po tayo iikot. Yun po ang title ng ating topic this afternoon. What do you have in the house? What do you have in the house? Ano magang meron kayo sa bahay? Yan. Makikita po niyo nung panahon ni Elijah, yung pong balo sa Saripat, ay may matinding pangangailangan. Mayroon po siyang parang nandun na siya talaga sa end of the road. At the same po ang nangyayari dun sa panahon naman ni Elijah and then time ni Elisha. Ito po ay balo din. Na talaga namang nakikita natin na yung matinding pangangailangan, kahirapan. Kaya po ang sabi doon ay, I have nothing in the house. Pareho nilang sinabi, wala. Walang kalaman-laman ang aming bahay. Ako po yung nagpapasalamat sa Diyos dahil sa lahat ng dito, wala namang ganong sitwasyon. Kahit papaano'y may laman ang refrigerator. Tayo pong mga Batanggenyo, kahit papaano'y mayroon tayong sardinas na maiilabas. Pero po, hindi po na-measure ang laman ng inyong bahay, ng laman ng inyong bank account, yung pong pangangailangan. Sino po dito yung wala ng pangangailangan? Taas ang kamay. Wala. Tayo po, no matter what we achieve o ang ating pong na-accumulate, mayroon pong pangangailangan tayo na ang Diyos ang makakapagpuno. Amen? Tayo po nandito, alam ko, meron po marami dito may pangangailangan. May pangangailangan financial, may pangangailangan emotional, physical, or anything material things. Sabi po ni Elisha, ano bang pwede kong gawin sa'yo? What do you have in the house? Sabihin mo sa katabi mo ngayon, kakatagpuin ng Diyos ang pangangailangan mo ngayon. Bakit po tayo nagsasalita ng gano'n ng may parang sigurado? Kasi po yun ang atin, simula pa lang, dinideklara mo na. Nakakatagpuin ng Diyos ang pangangailangan ko ngayon. Kung ikaw ay doubtful, kung ikaw ay hindi sigurado doon, huwag ka nang umasa. Doon pa lang, bagsak ka na. Claim it! Hindi pa tayo nakakapagsimula, inangkin mo na.
That is faith. Di ba? So, makinig po kayong maigi. No? Ito pong balong ito, makikita nyo po ay namatay ang kanyang asawa. Pastor? No, propeta. Sons of the prophet. Noong panahon po ni Elisha, mayroon pong mga sons of the prophet. Nakikita nyo yung mga sumusunod na mga propeta noong si Elisha ay sumusunod din kay Elijah. Noong malapit na si Elijah ang kuhanin ng Panginoon. Yun po yung bumubulong kay Elisha. Alam mo ba, kukuhanin na ni Lord ang iyong master ngayon, araw na ito? Alam ko yan. Yun po, kasama po doon yung asawa nung balo. Namatay. Walang ipinamana kundi utang. Nakakaawa ang mga pastor. Noon. Ngayon, wow, ang mga pastor, bless. May mga iiwanan. Hindi utang, ha? Kaya minsan, di ba, minsan sa mga lamay, sa mga burol, ano, ang lakas ng iyak ng asawa. Sabi, paano na ako ngayon? Bakit mo iniwan? Paano na ang mga bata? Iyak ng iyak, hindi dahil nawala ang kanyang asawa, iyak ng iyak dahil doon sa naiwanang obligasyon. Minsan, pinamana pa utang. Ito po ang ipinamana noong prophet doon sa widows. Utang. Nakakaawa. Kasi po noong panahon na yon, ang mga babae ay hindi nagtatrabaho. Nakasandig sa asawa. Ang kanila pong hope ay yung kanilang asawa. So kapag nawala ng asawa, mapapansin nyo ng Old Testament ang panahon ng Panginoong Hesukristo, parang nakakaawa yung mga widow. Sila yung mga nangangailangan ng tulong. Buti ngayon, blessed. Pero sa panahon ngayon, ang mga babae talaga namang siya na nagtatrabaho. Nabaliktad yata. Maraming nag-abroad, mga babae, ang lalaking naiiwan. So, medyo nabago. Yun po ay panahon ng Old Testament. No? Ewan ko lang kung bakit, baka hindi pinapayagang magtrabaho ang mga babae noon. Or talaga lang mayayabang ang mga lalaki noon. Eh, hindi naman kaya. No, so, siya po ay gipit. Sabi doon, kumakatok na ang mga maniningil. At gusto nang kuhanin yung aking dalawang anak na gawing slaves. Noong panahon pong yon, it's okay, according to the law of Moses, na bayaran mo ng iyong pagsisilbi. Ikaw ay magiging alipin o ang iyong mga anak. Kukuhanin. So, nauunawaan niyo po ba yung sitwasyon noong babaeng iyon? I believe nakaka-relate tayo doon. Tayo po'y may mga pinagdaanan. Amen po ba? Meron tayong mga hardship. Na ako po ay ganun din. Alam ko po yung mga ganong sitwasyon na nakakadaan sa talaga namang kinakapos. No? So, I believe marami po sa atin dito talaga namang nakakablas ang JA1. Pagpasok ko po dyan, makikita ko na yung nagparadang magagarang sasakyan. Wow! Palakpakan natin si Lord. Marami pong talagang makikita po dito na talagang tayo'y pinasasagana ng Diyos. But still, mayroon po rin parang kailangan tayo sa buhay. Amen? Okay. Verse 1, sabi niya, your servant, my husband, is dead. Alam niyo po ang kahirapan, may potensyal na tayo po ay alipinin. Na? Kung inyo pong ititrace ang problema ng maraming bansa o ng mundo ay sa kahirapan. Ang kahirapan may tendency na tayo ay alipinin. Kaya nga po maraming pumupuntas minsan ating mga kababayan sa abroad, nagsisilbi, naninilbihan, inaabuso, inaapi. Ang ugat po nun ay kahirapan. Bakit kailangan pa nating umalis? Mag-suffer,
magkahiwalay ang pamilya, nasisira pa nga po ang pamilya dahil po sa kahirapan. At makikita nyo rin, lalo pa ang ating bansa ay marami pong nalululong sa droga at ganoon din po ang krimen ay tumataas dahil din po yun sa kahirapan. Bakit may nagnanakaw? Bakit may nang-hold up? Bakit may nagre-resort na sell drugs? Bakit mayroong nade-desperado? Namamalimos or ginagawa ang lahat dahil sa kahirapan. Pero po, glory be to God, ang Pilipino ay madiskarte. Matatag, di ba? Hindi basta matitinag sa problema. Sabi nga ng ating bishop doon sa PEP, yung ibang bansa kapag talagang nagka-problema, nagpapakamatay. Hindi kayang harapin ang problema, tayo kayang-kaya. How much more tayong mga mananampalataya, mayroon tayong Diyos na kasama, inaasahan. Amen po ba? Kayo po ba pa nagkakaproblema, anong nangyayari, anong ginagawa nyo? Dial a friend? Sino agad naalala nyo? Oh, naalala nyo yung kooperatiba? O naalala nyo yung kaibigan? Naalala nyo yung kapitbahay? Pwede ba gang pahiram muna diyan? Pwede ka bagang mare na paluwagan mo muna ako? Isang puwang kumare mo, lahat pinaluwagan ka. Noon talagang wala na. Kalapit nga kay Bishop. Para magpa, humingi ng advice, humingi or makasimba na nga. Saka pa, hindi naman siguro ano. Ako po ay medyo nadala na diyan eh. Maawa ako. Inutangan ako ng membro. Lumapit nga sa akin. Yung pala uutang, isang hindi maganda. Nung ayaw magbayad, hindi na umattend sa church. Nawala na ako ng isang membro. Hindi ko naman sisingilin na eh. Pero, tama po ang ginawa noong widow. Lumapit siya sa lingkod ng Diyos. Ang propeta po, ayan po ay voice of God, man of God. Sa Diyos tayo lalapit. Amen? Alam niyo po ba na kung malalaman niyo lang completely, yung malalaman natin kung anong meron tayo sa ating Panginoong Jesus, hindi tayo madidepress, hindi tayo maa-upset, hindi tayo mawawala ng pag-asa. You know what you have in our Lord Jesus Christ. Hindi lang natin alam kung paano yun magmamanifesto sa buhay natin. You are blessed. You are rich. Hindi mo lang alam. Sabi ko nga doon sa member na natin, sino po yung nagbabasa ng mga rich and famous sa Forbes magazine, di ba? Mga richest celebrities, mga richest sports personalities, richest in the world, rich and famous. Minsan, wow, ganun pala sila kayayaman. Pero po ang totoo, tayo ang rich and famous. Bakit hindi ka naniniwala? Yung pag-aari nila, pag-aari ng ating ama. Di ba ga? We are children of the living God. Oh, sinong mas mayaman? Spiritual realms po, sa spiritual speaking, tayo po'y mas mayaman sa kanila. And we are more, much famous than them. Mas kilala tayo. Bakit? Nakasulat ang pangalan mo sa langit. Yung karamihan sa mga mayayaman niya, walang relasyon sa Diyos. Hindi kilala ang Diyos. Hindi rin sila kilala ng Diyos. Wala silang names in heaven. Tayo popular, kilala ng mga anghel. Sinong famous?
ay di tayo. Kilala na tayo dito sa mundo, kilala pa tayo sa langit. Yun ay kung yun ay paniniwalaan mo, ayun ang paniniwala ko. Kaya po ako ay ayaw kong maliitin ang sarili ko. Sino may namaliit ang sarili dito? Yung bang parang nakakaawa. Aliit ng tingin mo sa sarili mo. Samantalang anak ka ng Diyos. Ako po pag bumabiyahe, siyempre nagsusuot naman ako ng medyo maayos-ayos. Anak ka nga ng Diyos eh. Most of the time po, doon ako naupo sa harap. Pagpasok ko ng eroplano, tinitinan kayo mga pasahero. Meron akong nasa isip. Tapos, most of the time, nakakatabi ko ang gagandang babae. O, alam ko iniisip nyo. Gandang babae. Alam ko iniisip nyo eh. Sabihin nyo. Alam nyo, pag ako'y tumatabi doon, pag upo ko, una muna pa pagpasok ko, inililayhan ko yung eroplano. Balot ng kapangyarihan ng dugo ni Jesus. Alam ko yon. Pag upo ko doon sa tabi ng babae, sasabihin ko sa aking, sa isip-isip ko na lang, napakapalad nitong babaeng ito. Akala nyo, ako sasabihin nyo, mapalad ako. Bakit? Katabi niya ang anak ng Diyos. Pagtingin ko doon, nasa harap ako, kita ko yung mga pasahero. Napakapalad ng mga pasaherong ito. Nakasakay ang anak ng Diyos. Safe na darating sa pupuntahan. Ganun ka! Papaselfie ako kay Presidente Duterte. Pero alam ko kung ano ako, ang kalagayan ko. Siyempre, tayong Pilipino, mahilig sa ganyan eh. Pero yung kaisipan ko, no? Kaya sabi ko doon sa mga kapitbahay ko, yung kapitbahay ko, paganda ng paganda, garden, ang dami niyang inaayos. Mapalad kayo, kapitbahay niyo, anak ng Diyos. Sa totoo lang, dapat sila nagpapaselfie sa atin eh, di ba? Paselfie nga sa anak ng Diyos. Tayo lang nakakaalam noon, hindi nila alam yun. Alam ng Diyos yun. Sa ating thinking, ay sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, many are being destroyed because of lack of knowledge. Saan? Wala, kulang kaalaman kung anong meron ka, kung anong tinanggap mo doon sa pinagtagumpayan, yung sakripisyo ng Panginoong Hesus sa Kalbaryo. Okay lang sa demonyo, hindi kanya napigilang na born again. Wala na, talagang hindi ko na napigilan. Naka-attend siya J.A.1 na born again. Pero hindi siya titigil. Ayaw niya, pipigilan kanyang mabuksan ang isip mo. Malaman mo kung anong meron ka kay Kristo. Kaya maraming born again na nga, talunan pa. Sabi ni Taning, ni Satanas, ako pa rin ang panalo sa iyo. Wala eh. Okay, dadako na tayo doon sa ating pinag-uusapan. Sabi ko, minsan yung pong poverty ay nagda-drive sa mga tao sa desperation. Nagiging desperate. Okay. Minsan mamimili kayo, ng, minsan nakakagawa ng bagay na hindi tama at maaring maging pagsisihan mo. Dahil sa kahirapan. Or, dalawa lang ang choice mo eh. Or, you can go to someone na talaga namang alam mong makakatulong sa iyo, yung lingkod ng Diyos. Yung lalapit ka sa Panginoong Jesus. Okay. So, sabi ngayon ni Elisha, what shall I do to you? Sabihin mo ngayon sa katabi mo, ano bang gusto mong gawin ng Diyos sa iyo ngayon? Wala lang. Di ko alam. Sige, isipin mo. Isipin mo.
at panghawakan mo na dala mo yan mamaya. Hindi ko kayo binibigyan ng false hope kasi ganyan ang ating Diyos. Yabang naman na rin, Pastor Nari. Lahat na sinasabi ka, alam mo mangyayari totoo. Yan nga eh. Binibigyan ko kayo ng matinding pananampalataya. Igino-offer ko sa inyo. Panghawakan nyo yon. So, sabi na, ano bang gusto mong gawin ko sa iyo? Sabi sa verse 2, tell me, what do you have in the house? Sometimes tayo po, lumalapit tayo sa Diyos, di ba? Lord, sabi mo naman eh, bago ko ibuka ang aking bibig, alam mo na ang aking kailangan. But sometimes we need to be specific. But ang Diyos ay makapangyarihan, all-knowing. But you have to tell Him, ano bang kailangan ko? Ano bang kailangan mo, anak? Hindi tayo naghuhula. No? Bakit ka ba naparito? Nakikita nyo nung panahon ng Panginoong Hesukristo, during His ministry, ang yung mga lalapit sa Kanya, sabihin mo sa akin, what do you want me to do to you? Bulag na nga. Lumapit sa ating Panginoong Hesus, hindi na nga makakita. Sasanungin pa ng Panginoong Hesus, what do you want me to do to you? Hindi naman sinabi ni Bartimeos o ng mga bulag, hindi na nga kami makakita, tatanungin pa kung anong kailangan. You have to speak. Sabi sa James chapter 4, verse 2, sabi doon, hindi ka nakakatanggap dahil hindi ka humihingi. Anong gusto mo? Ididiliver na lang doon sa iyong door. Wow! Isang box full of money. Pagising mo, nasa tabi ng kama mo, refrigerator. Basta na lang merong nagsulputang mga appliances doon sa bahay mo. Hindi ganyan si Lord. No? Sabi naman nung verse 3, continuation sa James chapter 4, humihingi ka naman, hindi ka nakakatanggap dahil mali ang motibo mo. Minsan, aminin natin ang mga hinihingi natin, mali ang motibo. Gusto mo lang ding sumabay. Panginoon, nagkalat ang Pajero sa J1. Pag Sunday, iba-iba, SUV. Bigyan mo din naman ako, Panginoon. Kahit na yung pick-up na lang. Anong motibo mo? Alam mo ba ang Diyos? Hindi lahat ibinibigay yung gusto natin. Ibibigay niya lang yung kailangan mo. Sometimes ang dami nating gusto, bahay. Ang tanong ko ngayon, minsan alam mo po, ang ganda ng church natin, ang yayaman natin, pero bantayan po natin ang ating mga puso. Ano ka na ba ngayon? Kumusta na ang puso mo, yung karakter mo, nung wala ka pang kotse at nung mayroong ka na? Nung wala ka pang bahay at ngayong may magarang bahay ka na? Alam mo, sabi ni Bishop Arnold, power can make or break you. Totoo po yun. Power to acquire wealth. Through His power, naging mayayaman tayo. Gumanda ang buhay natin. Ginamit tayo ng Diyos. But sometimes that power can break us. Baka naman po, ibang-iba ka na ngayon dahil nagda-drive ka ng brand new Pajero.
gustong-gusto mo pag dumadating ka, diyan ka pumaparada sa harap. Ayaw mong bumaba hanggat walang nagdadaan ng tao. Pag may darating na mga tao, ka sa kakababa, wow, kay sister pala yon, kay brother pala yon. Bantayan po natin ang ating puso. Alam ko, doon ako, pag ako po'y may hinihingi sa Diyos, inag-aaralan ko, tinatanong ko ang puso ko, ano ba ako kung sakaling magdadrive ako ng Ferrari? Ano ako? Hindi pwede, Lord. Yayabang ako. Wag. Ihanda mo muna ang puso mo, sabi nga ni Bishop, no? Gusto mo na kaagad magkaroon ng Pajero, hindi ka pa nakasumakay ka muna sa tricycle. Mag-jeep ka muna. No? But honestly po, yung minsan pag tayo po'y pinasasagana, paalala lang po, minsan baka ang yabang natin sa ating mga ibang mga kapatiran, other churches, body of Christ, sila po'y mga kapatid natin. Huwag naman po tating ipagyabang ang ating church. Amen. Ang Lord ay tinitingnan pa rin yung ating mga puso, yung ating mga karakter. Ang sarap, ang sagana na ng buhay natin, ang gaganda ng buhay natin, wow, puro humble, puro tayo mabababa. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga minsan, hingi ka ng hingi, hindi niya ibigay. Anak, yayabang ka lang eh. Baka malayo ka sa akin. Truth, totoo po yan. Maraming gumanda ang buhay, nakalimot sa Diyos. Kaya po kita niyo sa Europe, yung mga developed countries, mayayaman, wala silang Diyos. Hindi nila kailangan ng Diyos kasi they have everything they need. Sabi ko nga doon sa PEP, dito sa Pilipinas, maganda, you have to display the demonstration of the power of God. Kasi pag nakita ng tao yung demonstration, yung himala, lalapit ang tao. Di po ba? Maa-attract ang tao, hinahanap lalo ng mga Pilipino, ang mahal kaya ng paggamot, di ba? Sa JA1, shikaraba, instant healing. Pagkatapos, thank you, pastor. Libre! Sa abroad, sa amin, wala kang babayaran. Kahit pa milyon ang iano mo sa hospital, ni hindi itatanong kung anong meron kang pera sa bangko. Kaya po sila, wala silang, kahit pa maghimala, magmilagro ang Diyos doon, kaya nila. Sabi nga, malaman na. Okay. But tayo po ay, sometimes, kailangan po nating sabihin sa Diyos ang ating pangangailangan. Nasaan na ba tayo kanina? James chapter 4, verse 3. Philippians chapter 4, verse 6, sabi niya, "In everything, in prayer and supplication, make your requests known." Kumbaga, lalapit ka sa iyong tatay. Tatay, gusto ko. Ano? Alam mo na yon. Siyempre, sabihin mo kung anong gusto mo. No? So, bakit po ang Panginoong Jesus ay tinatanong? No? Tell me, what do you have in the house? Sinabi na nga, wala na nga. May nangungutang na nga. Tatanungin pa kung anong meron ako sa bahay. You know, yung walang-wala po. Wala naman talagang walang-wala. Sabi ko nga, kahit papaano meron ka. Diba? Walang-wala na sa atin yung sinaing natulingan. Walang-wala na yon. Alam nyo, ang Diyos ay naghahanap ng something that will trigger the blessing. Yung ma-unlock ang blessing, he want to see an act of faith.
Anong meron ka sa bahay? Naaalala ko po, no, ako po yung nag-preach doon pa sa kabila, sa Luma. Main service. May nagtanim sa akin. Talong. Dalawang talong. Tsaka biskwits. Nagulat ako, ba't ako po ay humanga dun sa nagbigay. Baka nandito yon. I appreciate it. Kung ako yung mayabang, hindi yata nari alam na ako'y galing Europe. Binigyan ako ng talong. You know, nakita ko yung puso niya. Because that's what he has in the house. Yun ang meron siya sa bahay niya. Maaring tanim niya yon. Maaring may tindahan siya. Kinuha niya yon. Yun ang nag-trigger sa blessings niya. Amen! Anything that will trigger yung may act of faith. Sometimes you need to plant a seed. Bakit? Makita ng Diyos yung pananampalataya mo. Amen! Anong meron ka? It doesn't matter. Diyan sa meron kang yan, kayang magmilagro ng Diyos dahil you offered a sacrifice. Kailangan minsan taniman mo. Tuwan-tuwa ako. Sana sinamahan ng tulingan. Hindi eh. Talong lang ang meron siya eh. Yun po ang nais ng Diyos. Bakit nung panahon ng Panginoong Hesukristo, ang daming tao, may 5,000. Panginoon, teacher, ang daming tao, anong ipakakain natin sa kanila? Wala silang, hindi nila kayang pakainin. What do we have? Sabi ni Jesus. Anong meron tayo? Alam naman ni Jesus eh, kahit pa ikaw may bakery, hindi mo kayang pakainin yung 5,000 agad. Anong meron? What do you have? Dala-dala. Ito pong batang ito, mayroon pong 5 pieces of loaves and fish. Doon lang, yun ang makita ni Jesus. Yung a little o yung sacrifice. From that 5 pieces of loaves and fish, gumawa ng milagro ang Panginoong Jesus. You know, anong meron ka ngayon, sabi ng Diyos, makita yung act of faith sa buhay mo. Amen! Nagmilagro, napakain bigla ang 5,000. Minsan po ako'y bumabiyahe din sa Italy. Sa part ng Europe, binibisita po natin ang mga churches natin doon. Minsan nagbibigay sa akin, kalabasa. Doon po ay may mga nagtatanim ng kalabasa. Sa amin, malabnak ang kalabasa. Alam niyo kayo tayong Betanggenyo, gusto sa kalabasa, maligat. Kukurutin ang tindang kalabasa bago bilhin. Ang inay ko'y gayon. Pitik na, kurut pa, lumambot na. Binigyan ako ng kalabasa? Ano niya, pag binibigyan ako, eh, hindi naman po ako tumatanggi. Kahit na ano yan. Binigyan ako ng kalabasa, eh, malaki. Na problema ako, paano ko naman dadalhin kaya? Eh, aki hand carry lang, bukol. Pakahiya namang iwanan, ibinigay sa akin. God bless you, Mama. Sabi ko, sometimes we need to plant a seed. Glory be to God.
hindi magkasya sa akin ang ginawa ko. Chinap-chap-chap ko yung kalabasa. Parang yung tinda sa palengke. Iniligay ko, sinupot-supot. Para ko lang madala. Thank God, ang sarap nung kalabasa. Sabi ng asawa ko, sa kabagaling sa probinsya, dala ko kalabasa. Minsan naman, may nagbigay sa akin, Pastor, dalahin mo ito. Ano yan? Ulo ng tuna. Ano bang akala mo sa akin? Ang laking ulo ng tuna, palalagay sa aking bagahe. Sometimes may disadvantage din pag nalaman kang Batanggenyo. Dalhin mo itong ulo ng tuna, Pastor naman, ang laki niyan. Di tatadtarin ko, tinadtad. Yung pong mata, hindi ko iniwa, kitang-kita, ang laki. Sabi ko, hayaan mo, sige, pag yan ay na-check, nakadilat sa kanilang mata. Palulusutin ako. So, ina-appreciate ko po yun, no? No? That's kasi yun ang meron sila sa bahay. Amen po ba? Alam nyo, ang Diyos ay tumitingin. Alam nyo, nakita nyo yung story ng widow. Yun po ang naging example kay. Yung widow na nag-offer ng copper coins lang at yung mayaman na nag-offer. Ang napansin ng Panginoong Jesucristo ay yung widow. Why? Because ang tunay po na pagbibigay ay kung gaano, hindi doon sa laki ng ibinigay mo, kundi kung gaano ang natira sa iyo. Yung widow, wala nang natira, ibinigay na lahat. Because yun lang meron siya in the house. Amen? Anything that will trigger the blessing, hingi ka ng hingi, Lord, bless me financially. Prosper me. Pagdating sa tithing offering, hindi naman makadukot. Something that trigger the blessing, hindi kailangan ng Diyos ang pera mo. He want to see a sacrifice. Yon ang faith. Yung wala na ibinigay mo pa. Hindi naman kailangan ng Diyos yan eh. Yung puso mo. No? The reason why we plant a seed, hingi ka ng ini, magtanim ka kaya ng palay, mais. Lord, provide the binhi. Hihingin mo pa sa Lord ang binhi. Sa'yo na yung binhi, ang Diyos ang bahalang mag-multiply. Yun ang faith mo eh, kaya ka nagtatanim sa isang buto ng binhi. Tutubo, ang dami mong aanihin. That is the an act of faith. Ikaw ba ka nagtanim? Ari kaya mamunga. Ang faith mo talaga pag may tinanim ka, may aani. Amen po ba? Sa creation lang po yung mayroong kinreate si Lord out of nothing. Di ba? Nilikha niya ang langit at lupa at dagat out of nothing. But now, He produced out of something. Kailangan nilang magbayad ng buwis. Wala po tayong pera. Sabi ng Panginoong Jesus, ay di mamingwit ka doon, yung unang isda mong mahuhuli, nandun ang copper ang silver coin. Magbayad ka ng tax. Ano ba yun? Bakit? Sabi naman kung yung inutusan, ano ba naman aring Diyos na ari? Pwede man naman niyang sabihin magkaroon ng pera? Pinapunta pa siya, mangisda. Ay, true enough! Yung naunang nahuling isda, nandun yung silver coins. Sabi ni Bishop, ano? Arnold, mabuti pa yung isda. May pera. Misa mabuti pa yung isda sa tao, may pera. No? Act of faith! Di ba? Yung ginagawa niyang pagtatanim, yan po ang ating ginagawa dito sa church. That is an act of
faith, you are making a sacrifice. Amen? Sinaaman, hindi man lang lumabas si Elisha. Sabi niya, go, maligo ka doon sa ilog. Sabi niya, ano ba naman ito? Pwede naman niya akong pagalingin, papupuntahin pa rin ako sa ilog. Yung pong obedience, yung iyong pananampalataya ang magpapagaling o yung makukuha mo yung hinihingi mo. Gumaling si Naaman dahil sumunod siya. Naligo siya, pag-ahon niya, poging-pogi. Bata. Sumunod siya eh. Amen po ba? Yan, okay. Application po natin, no? Nais ng Diyos sa atin na tayo'y magbigay ng something na magde-demonstrate ng ating pananampalataya. Kayang mag-produce ng Diyos ng malaking bagay sa maliit na meron ka. Ulitin natin, kayang mag-produce ng Diyos ng great things doon sa maliit na meron ka na nilagyan mo ng pananampalataya. Woo! Hallelujah! Sabi ng woman, nothing! Wala po nga eh. Oil lang. Nothing! Kaya sabi ko sa inyo, don't consider nothing. Dahil yung nothing sa'yo, God can make it something greater. Malaki. Amen? So ano po nangyari? Tumalima. Go. And borrow jars. Iniisip ko kagabi. Bakit? Yung sa susunod na verses po, sabi ni Elisha, sige, manghiram ka ng mga empty jar sa kapitbahay mo. Kita nyo, pati pag si Lord ibibless ka, kaya niyang i-involve ang sinamang taong nasa paligid mo. Sabi ko, kung ibibless ka ni Lord, kaya niya kahit yung kapitbahay mo o yung malayo sa na hindi mo kilala to bless you. Kulikin mo yung mga bote na walang laman, jar ng kapitbahay mo, pati kapitbahay in-involve. Naging blessing sa iyo. Amen po ba? Pinakita rin, bakit ako kailangan pang pangulikin? Ipinakita ng Diyos. Pinakita doon ni Elisha, makita niya ng Diyos na akala mo ikaw lang ang may pangangailangan. Marami pang may hihigit na nangangailangan sa iyo. Iyak ka ng iyak, Panginoon, luma na ang kotse ko. Ang mga J1 people, puro brand new. Iyak ka ng iyak. Pasalamat ka nga. Hindi ko sinasabing makontento ka na doon, no? Sometimes mali yung behavior natin. While yung iba nga nagtatricycle, ikaw ang gara pa ng kotse mo, complain ka ng complain. Kaya pinangulek, wow, lahat pala itong kapitbahay ko, wala din. Maraming walang laman, siya nga meron pa. Oh, mas blessed pa siya. Di ba? So, nandun sabi niya, alam niyo nung kinreate ni Lord yung blessing, wala doon si Elisha. Pagpapatunay na hindi fake yung blessing ng widow. Yun lang widow at yung kanyang dalawang anak. Get involved, yung in-involve yung dalawang anak. No, the Lord, when the Lord bless you, kasama ang pamilya mo. Isabay mo ang mga anak mo, pamilya mo, when you are working, when God is working in your blessing. Huwag mong iyuhin. Anak, dalhin pa ang mga basyo. Wala na po. Nakaabot na kami doon sa palyukan, nakaabot na kami doon, wala na mga bote. Kinalap na namin lahat. Pinuno lahat ni Lord. Sometimes, alam mo si yung widow, hindi siya ready.
sa kanyang blessing. Kung meron lang pa siyang lalagyan, no, ready siya, no? Marami pa, hindi i-stop. Nung wala na siyang masidlan, stop yung blessing. Sometimes when kapag hihingi ka sa Lord, make yourself ready. Di ba? To handle the blessing. Amen ba? Hingi ka ng hingi ng mga bagay, baka hindi ka pa ready, kapatid. Wala ka pang ang garahe, hingi ka nga ng hingi ng kotse. Hindi ka pa nga marunong magmaneho. Baka hindi mo maging cause pa ng iyong aksidente. Kaya hindi ibigay ni Lord. I-ready mo muna. Ay kung yun lang si ano, maraming lalagyan doon, drum na blessing ng oil ang tinanggap niya. Amen po ba? Kaya make yourself ready, Lord, Panginoon. Gusto ko munang ready ang puso ko kung dumating yung sports car na ibibigay mo. Dangerous. Dangerous talaga. Kasi hahangaan ka. People will look on you. Mag-a-utter ng, wow! Ang ganda naman ng ano mo. Ang ganda. Naku, tinanggap mo. Siyempre, nakalimutan mong ibigay ang glory. Dangerous yan, kapatid. But the Lord wants to bless us. Nais niya tayong i-bless lahat. Amen ba? Hindi lang ang pinag-uusapan natin ang blessing, you know. Kapag sinabing bless, prosperous, sabi sa Bible, hindi yan na-measure sa iyong material, yung material things na meron ka. Kala mo, may bless, ang blessing ay whole, buo. Mayaman na, malusog pa, may kapayapaan pa, kumpleto. Mayaman ka nga, sira naman yung iyong pamilya. Kaya sabi, what do you have in the house? Ang dami nga nakalagay na mga appliances sa bahay mo. Punong-puno ang refrigerator mo. Hungkag naman ang relasyon mo sa mga anak mo, sa asawa mo. You need something from the Lord. Amen ba? Blessing is whole. Huwag kayong mainggit. Maraming mayayaman. Hindi ko sinabing mga JA1, may cancer naman. Bless ba yun? Sabi mo, bless ba yun? Hindi na. Ganito na lang po ako. No? Kaya when the Lord bless, complete, di ba? He adds no trouble in it. Kaya ano? Kaya ibahin natin ang ating interpretasyon ng blessing. Maring ikaw ay bless na, akala mo, naghihingi ka pa. Naghahanap ka pa. Ano bang klaseng blessing ang gusto mo? Balikan natin yan, ano? Oil. Alam niyo po yung oil? Oil represents the Holy Spirit. Ibahan na natin ang application sa loob ng bahay ngayon. Yung bahay naman ng banal na Espiritu. Sabi sa Biblia, tayo ay templo ng banal na Espiritu. Sabi niya, langis lang po, meron ka. Wow! I-treasure mo yung banal na Espiritu na nasa sayo. Pinanahanan ka ng banal na Espiritu. Wow! Yan ang iyong mark ng pag-aari ng Diyos sa iyo. I-treasure mo. Born again ako. Born again lang. Kapatid, mayaman ka. Sabi sa Bible, you are blessed with every spiritual blessing in heavenly realms. Because of Holy Spirit. No?
Alam niyo ba yung tinanggap natin at yung at sa ano yung sa ating conversion, yung tayo ma-born again, that is the greatest blessing na matatanggap mo. Blessed ka na, hindi mo alam, hingi ka pa ng hingi. You know, you are already blessed, kailangan lang magmanipesto sa buhay mo. Kaya nga, kailangan ni Lord ang act of faith. I-unlock mo lang yan. Lord, pagalingin mo naman ako. Lord, payamanin mo naman ako. Sabi ni Lord, anak, it is finished. 2,000 years ago. Your healing is finished. 2,000 years ago. Your prosperity is finished. 2,000 years ago. Kaya ang kagalingan mo, ngayon na. It's now. Your prosperity is for now. Di bali nang mayayaman sila pag ako'y pumunta na kay Lord. Tapos na ang paghihirap ko. Bakit pinagtagumpayan ni Lord ang kahirapan? Bakit pinagtagumpayan ni Lord ang kagalingan? Para ating makamtan ngayon, hindi doon. Kailangan mo pa ba ang manggagamot sa langit? Kailangan mo pa ba ang peso sa langit? Kailangan mo ba ang healing doon? Hindi na, di ba? Kaya yun ay ngayon. Ngayon, pinagtatagal mo pa, kaya nahihirapan ka kung alam mo lang, when you pray, Lord, I declare yung kagalingang na pagtagumpayan mo by your stripes, magmanipesto sa buhay ko ngayon. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, nasa sa iyo na nga eh. Ayaw mo lang i-unlock. Bakit? Unbelief. Unbelief. Ang unbelief po yun ang nakakaapekto sa iyong pananampalataya. Amen po ba? Kaya you walk like a king. Kayong lulugulugo. Talunan. Sakitin. Ngayon, nagpe-pray ka, nararamdaman mo pa ang sakit, pero the healing is already yours. Amen? Open mo po yung ate. Kaya kailangan you need to dig deeper in the Word. Kaya ka nga ignorant eh. Hindi mo alam. Deeper. Ano ba yung mga promises ni Lord sa akin? Promises. Pinagtagumpayan ng Lord yun para sa'yo. May isang kapatiran tayo. Sabi niya, Rev, hindi ko mataas ang kamay ko. Ang sakit na likod ko. Hindi dapat yan. I declare, ang healing mo ngayon na. In Jesus' name. Lumundag. Immediately natanggap niya yung healing. Amen ba? May sakit ka ngayon, kapatid? Huwag mo nang hintayin ng mahabang panahon. Kasi available na sa iyo ngayon yan. Sabi ko, available na sa iyo ngayon yan. Depende lang. Ayaw mo? It's up to you. Ginawa ng Panginoon Jesus ngayon na yun. Ngayon na ang kasaganaan. Yung sabi ng Diyos sa mga Israelite, you is staying too long in this mountain. Ikot ka lang ng ikot. Hindi ka na nakaalis. You have to move. Mayroon pang greater things na nakahanda sa iyo. Is kontento ka na doon sa wilderness. Kontento ka ng mana, ng mana. Hindi ka baga nagsasawa sa mana. Tulingan ka na ng tulingan. Bulang lang. Buritong tulingan. Sinaing na tulingan. Sinigang na tulingan. Wala pong masama sa tulingan. No? Ang inaano ko lang, mayroong upgrading. Amen ba? Alam niyo, yung isang ilog na hindi gumagalaw, hindi umaagos, stagnant, bumabaho. Yung isang palakol, yung isang itak na hindi ginagamit, namumurol, kinakalawang. Sabi ko, you have the Holy Spirit in you.
you are blessed beyond measure. Amen ba? Hallelujah. Kaya turuan ang akin po, tinuturuan po tayo ng Diyos to know what we have in Christ Jesus. Lumapit tayo sa Diyos. Amen. Alam niyo po, pinasagana ng Diyos yung mag-ina. Yung panahon din ni Elijah, mamamatay na lang sila, huling kain na, hindi sila naubusan ng flour, hindi sila naubusan ng supply. Dahil gumawa ng Diyos ng milagro sa buhay nila. Hallelujah! So ang aking point po dito, anumang pangangailangan mo kapatid, sige tayo tumayo. Bago ka ngayon humiling sa Diyos, kung ano yung kailangan mo, magkaroon ka muna ng self-examination. Hindi ko kita kilala, hindi ko alam kung anong meron ka. Kapatid, ano bang meron ka sa bahay mo? Anong bang meron ka sa buhay mo? Baklasin muna natin yon. Baka ang bahay mo puno ng pornography. Ano bang mga pinapanood mo sa bahay mo? Ano bang pinaghahari nyo, pinapapasok nyo sa bahay nyo, mga idols ba? Ano bang naghahari sa bahay nyo, sigawan, mura ba? Ano bang nasa loob ng bahay mo, puro pagyayabang ba? Punong-puno ng material things to boast. Kapatid, isuko mo muna yan. Baklasin mo muna yan. No? Sometimes we need to be empty so the Lord can fill us. Ibaba, baklasin mo yung mga pride mong iya. Punong-puno ka nga ng material things. Hungkag ang buhay mo. I-submit mo kay Lord yan, kapatid. Sige, makipag-usap ka kay Lord. Ano bang meron ka sa bahay mo? At mamaya, yung meron ka naman na iti-trigger ng Diyos para i-bless ka. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, patawarin mo kami. Ano mga bagay na ini-entertain namin sa aming tahanan, pinapapasok. Yung mga hindi kinalulugda ng Diyos. Yes, itira mo lang yung pwedeng daluyan, yung kikilos ang Diyos to create the miracle. Thank you, Jesus. Salamat po. Salamat po. Hallelujah. Father, nakikita mo ang needs, our needs. Whether it is financial needs, physical needs, emotional needs, material needs, spiritual needs. Alam mo kung anong tunay na kailangan namin. Father, we want to experience true prosperity. Tunay na kasaganahan, complete, whole. Ngayon, habang nakatayo ka dyan, speak what you need. Maging specific ka. You are not talking to a person, you are talking to God. Anong kailangan mo? Hindi ka nililimitahan ng Diyos. Make sure you ask with the right motive. Sige, Father, naririnig mo ang mga hinihiling ng mga anak mo. Sige, habang umaawit tayo, umawit tayo kapatid ng isang awit. Habang nakikipag-usap, don't look to the music team. Don't look to the person next to you. Are you sick? Are you sick? God is here. Are you lacking? Yes. Yes. Amen nga po, Lord. Siya nga po. Ako'y magtitiwala sa iyo. Salita mo ang tanging sandigan. Naririnig ni Lord ang hinihiling mo. Ako'y magtitiwala. Yes. May pagtitiwala. Kalakasan ko'y nangyayari.
Itaas mo ang kamay mo ngayon. Simbolong nagtitiwala ka sa kanya. Nang may pananampalataya, sabi mo nagtitiwala ka sa Diyos. Declare it and allow to manifest ngayon sa buhay mo yan. Huwag kang uuwi. Huwag kang papayag na hindi mo daladala yan. Claim it. So we sing this song once again and then I will pray. We will pray. Make yourself ready. Anumang sitwasyon. Mabigat man ang maging sitwasyon. Hallelujah. Lamang yes. Ang sandigan. Yes, Lord. Panginoong Jesus. At kahit anumang panahon. Now. Today, tomorrow, in the future, ikaw lamang ang sandigan, Panginoon Jesus. For the last time, Lord, you are not limited, God. Ikaw lamang ang sandigan, Panginoong Jesus. Hallelujah. Father, nakikita mo yung mga anak. You hear their cries. Narinig mo yung kanilang mga hiniling. Nakikita mo ang kanilang pangangailangan. Father, you are a miracle-working God. Hindi limitado ang iyong kapangyarihan. Incredible greatness of His power. Panginoon, you sacrifice your life on the cross, for us to walk in ultimate victory. It is not your will for us to be sick. It is not your will, O God, for us to live in poverty. Panginoon, hindi mo kalooban na kami wasak. Hindi mo kalooban na kami stress, walang kapayapaan. Father God, thank you. We learn the truth, the absolute truth, that we are blessed, supernaturally blessed through Christ Jesus. Father, as these people lift their hands, come on, lift your hands. Yes, sakarababa, yes, sakarababahande. Father God, now, healing is now. Come on, God is moving. Ngayon ang kagalingan. Ngayon namin kailangan ng kagalingan in this life. You don't know, hindi mo gusto na kami mamuhay in a miserable life. Suffering, now, Lord, release. I declare the healing of your people. Whoever is sick here in our midst, healing is now. Receive your healing. And Father, whoever is in luck,
nangangailangan financial. Nandun na siya sa rope, end of the rope. Kagaya ng widow. Father God, dahil sa kanilang pananampalataya, now, receive your prosperity. Leave this house. Leave this room prosperous. Declare it. Prosperity is now. Ngayon na ang kasaganaan. Father God, when you bless, it is a package, complete, whole. Father, I pray for peace. I pray for deliverance. I pray, Panginoon, kapayapaan, pagkakasundo sa mga pamilya, reconciliation, parents and daughters, parents and son, families, relatives, brothers and sisters, mag-asawa, be restored. Lahat ng winasak ng kaaway, be restored by the power of the blood of Jesus. Claim it. Walk in this room with peace, joy. Father, binubunot ko ano mga stress, anong mga kabigatan na nararanasan ng iyong mga anak. Be free. It is finished. Your freedom, your deliverance. Yes, it is for now. Declare it. Receive it. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, harap sa karababahan. Come on. You are experiencing it right now. God is moving. Receive it. Ano mang hiningi mo pa na hindi ko nabanggit, narinig ng Diyos yan. Let it blow. Let it blow. And now, the Lord bless you, empower you. Now, receive. I want you to be filled. I want you to get out of this place filled with the Holy Ghost. Lift your hands. Lift your hands. Lift your hands and be filled. Be filled with oil. Overflowing oil of the Holy Ghost. Receive the fire. Receive the fire. So you will be. You will share the fire to many people. Go and share the fire. Go and be a blessing to many people. Show the victory of the Lord Jesus in your life. Receive. Receive. Receive even with the Holy Ghost. In the mighty name of Jesus. Father God, we thank you for the victory. Your victory, oh God, is ours. Ngayon, makita sa aming lahat. Father God, we thank you. And I declare, we declare that we already have it. Come on, declare it. I have it. Akin ito. Ngayon. Salamat po, Panginoon. Come on, palakpakan mo ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Father, we thank you. We believe by faith. It is done. Nangyari na, Panginoon. Wala nang makakaagaw pa. No more doubt. No more unbelief. Father God, we will leave this place rejoicing, celebrating your victory. And everybody would say, amen and amen and amen.